So, magandang patanghali mga kapigmate. Bali, 11:17 na ngayon. So, bali ngayon po ay ika-19 days na po ng ating silaki simula po nung naiay natin mga kapigmate. So, ito po yung mahalagang malaman ng mga baguhan pa lang po dyan. Yung mga nagpa-iay, nagpabarako sa inahin nila. So, ang tamang pag-aabang mga kapigmate ng baboy, halimbawa na iay o nabulugan na yung inyong mga baboy, yung tamang araw ng pag-aabang. Para malaman natin kung yung ginawa bang pagkasta o pag-iay sa ating inahin ay pumasok o sabihin natin nakuha ba. Nakuha ba yung paglalandi ng baboy. So ito ngayon si Lucky, bali ka 19 days simula na po na nabulugan. So ang pag-abang natin mga kapigmate dyan, hindi po 19 days lang ha. So ang abangan natin dyan 19 to 21 hanggang 22 days. So sa hanggang 21 sapat na, pero mas maganda hanggang 22 days nyo pagmamasdan yung inahin nyo kung maglalandi o hindi. So, diba nasabi ko na sa inyo kung paano maglandi si Lucky at napakita ko na rin sa inyo kung paano maglandi yung ating inahin. So alam nyo naman na may mga vlog tayo kung gaano siya kaingay, gaano siya kawild pag naglalandi. So kahit ako, kahit napakabait niya, pero pag naglalandi siya mga kapigmate ay hindi kami magkasundo at inaaway niya ako. So ito siya ngayon. So, yan. 19 days na ngayon. So, yan. So, yan lang siya. Masasabi ko pag ganyan siya, mga kaibigan. Ah, hindi po siya nag-reheat. So, ito yung ano niya sa leg niya, natanggal niya na. So, tingnan natin. Tingnan natin kung may laman na. So, sa ngayon mga kapigmate, hindi pa natin malalaman kung may laman na. So, tingnan lang natin yung chain niya kung may pagbabago. Lucky, higa. Dali. Yan. Yan, very good. So, ang kanyang mga dede mga kapigmate ay tuyong-tuyo na. So, mapinsan nyo. Ang dede niya, tuyong-tuyo. So, wala nang gatas dyan. Saka tuyong-tuyo talaga. So, mga kapigmate, pag ang baboy po buntis mga kapigmate, ha, para malaman nyo, dito nyo po titingnan sa side na to. So dito nyo may kita, kaya pag humihingi ako sa inyo ng video, ang pinapatingnan ko ay yung pinakahuling dede, that means dito. So pag dyan kasi mga kapigmate, ang pag nagbubuntis kasi ang baboy, dito natin makikita, may bumubukol yan dito mga kapigmate. Kaya madali kong makita kung buntis ba ang baboy o hindi. Huwag kayo titingin mga kaibigan dito sa tiyan, kasi useless, walang kwenta ang pagtingin nyo kung tiyan kayo magbabase kung buntis ang baboy nyo o hindi. So, dapat dito po sa pinaka dulong to, kasi ito, lalawlaw yan mga kaibigan. So, makikita natin kung lalo na ang inahin mga kapigmate, makikita natin yan 30 pataas, mga 40 days. 30 days, kita ko na. Yan, kailangan dito nyo po focus ang ano. Yan, dito nyo titingnan sa side na to. Kasi nandito po yung bahay bata ng inahin. So, yan po ang unang lalaki, hindi po ito ang lalaki. So, kung makita nyo malaki ang tiyan ng baboy nyo, pero dito ay wala. So, pinataba nyo lang yung baboy nyo. Tapos, pagmamasdan nyo lagi ito. Yan. So, ito may mga sugat-sugat ang daddy niya. So, dito nyo lang pagmamasdan. Sa inahin po ito ha, iba po yung pagtingin sa dumalaga sa kasainahin mga kapigmate. Yan, dito sa side na to. Yan. Si Lucky, so madami siyang kamot-kamot. Kasi hindi ko nga siyang paliguan ng ayos, gawa ng naulan. Pil na pil ni Lucky, oh. Ano? Oh, na ano pa. So, yan. Sa ari naman, mga kapigmate. Ngayon, mga kapigmate, so, bali ngayon, 19 to 21 days, mga kapigmate. Diyan na po tayo, titingin na po sa ari ng inahin kung mamumula. Kasi, mga kapigmate, pag bagong walay ang inahin, so, hindi pa po namumula ang ari niyan pag naglalandi. So, wag nyo hanapan na pagkapapula. Pero, sa ika ano niyan, 19 to 21 days mga kapigmate. Pag naglandi yan, mga kapigmate, madali nyo na makita kasi nandiyan na yung pamumula ng ari. So, pag namula yung ari ng baboy nyo, lumaki, lumiit, alam nyo na ibig sabihin, naglandi po yung inahin nyo. So, itong vlog natin ay hindi ko to ipapamonetize kasi nagbibideo tayo sa masasayang bahagi ng baboy natin. So, hindi natin to pamamonetize. Gusto ko lang mapanood nyo ito mga kapigmate para alam nyo. So dati kasi may mga vlog tayong ganito, hindi malinaw kasi ayaw ko itutok sa masasayalang bahagi ng baboy. So ito. So dito tayo. So ayan mga kapigmate, dito tayo naman tututok sa ari niya. So ito mga kapigmate yan. So ayan ang ari niya. So pag ganyan mga kapigmate,
tuyo, maliit, yan po ay wala po kayo makikitang senyales na paglalandi. Mapapansin nyo yung ari niya, di ba, ang lit? So, napakalit ng ari niya, di ba? So, yan mga kapigmate, dapat simula lang nabulugan o simula mga 10 days, simula nabulugan, yung ari niya po ay hindi lalaki, hindi ililiit, hindi mamumula at hindi mamamaga mga kapigmate. So, yan po, ganyan lang po dapat yung ari niya. So, pag nakita nyo yan, kasi mga kapigmate, pag naglandi ang baboy, ito po, mamumula yan, mamamaga, lalaki, di ba? Napakadaling tandaan, di ba? So, pag ganito naman yung ari ng inahin nyo mga kapigmate, ibig sabihin, hindi po siya naglalandi, hindi siya nagre-reheat, or walang senyales na paglalandi sa kanya. So, yan o. Ganyan lang dapat mga kapigmate, ha? Tapos, kung mapapansin nyo rin ang ating baboy, yan, so makikita nyo naman sa baboy natin, tahimik lang lagi mga kapigmate. Tahimik lang po lagi ang baboy natin pag talagang buntis na po sila. So, yan, sa ganito mga kapigmate, normal lang ganyan baboy. So, ang ano ko lang mga kapigmate, yung araw-araw na ganyan siya. So, pag araw-araw ganyan siya, alam nyo na. So, mga kapigmate ha, lagi nyo rin po check yung mga kuku-kuku ng inyong baboy. O, Lucky, papakita ko sa kanilang kuku mo. Ito si Lucky. May get 3 taon na to sa atin. Maraming anak na to mga kapigmate. Check mo rin po lagi yung mga kuku ng baboy nyo kung matibay pa ba. So, si Lucky. So, si Lucky ngayon ay bali... lagi tayo nagme-maintain ng sisikal powder kasi ang mga kapigmate, ang baboy na tumatanda na yung mga tuhod-tuhod niyan humihina. So yun ang mini-maintain natin kay Lucky. Lucky, patingin na uli ng paa mo. Dali, iga. Ano natin si Lucky? Lucky, nagsusungit na. Tama na daw. Tama na daw, Lucky. Ayaw. So itong mga kuku niya, medyo may mga sira-sira na siya sa kuku mga kapigmate. Yan to, mapapansin nyo to nasa dulo. Yan o. Malambot siya. Tapos yan, nagtutuklapan siya. So, no, kaya medyo talaga nagsisisikal powder tayo. Yung kuko niya dito. Patingin Lucky ng kuko mo. Tingin ng kuko mo. Susuplada si Lucky. So, yan mga kapigmate. So, yan lang na muna. So, yan lang muna mga kapigmate. So, wala tayong nakikitang senyales na naglalandi siya. Bali ngayon ay 11:25 na. So, maya-maya ito, papakainin ko na yung mga piglet natin. So, yan sila. So, yun mga kapigmate. Yung mga, anong yun, yung mga tip natin ngayong araw na to. Yun ang kailangan nyong matutunan. Kasi mga kapigmate, di ba meron dyan mga ginagamit na ultrasound. O yung mga, ano pa, parang... pregnancy test mga kapigmate, 'di ba may mga ginagamit ng ganun mga kapigmate. So alam nyo mga kapigmate, halos lahat ngayon ng mga bilihin ay pamahal na ng pamahal. So maging practical po tayo. Yung mga tools na gagamitin natin o bibilihin pa natin or iaarkila pa natin para lang malaman natin yung baboy natin or buntis or hindi. Ano, medyo masakit sa bulsa mga kapigmate. Sabihin na natin yan. Hindi naman sa pagkukuripot yun mga kapigmate. Maging practical lang kayo. So, kabisaduhin nyo lang yung inahin nyo. Tapos yung tinuro ko sa inyo, yung sa may ilalim ng dede. Yun ang tingnan nyo mga kapigmate. So, pag wala kayong nakikita, o wala kayong nakakapa. Pero mas, ano, tingin lang, makikita. Hindi na naman kailangan kapain eh. So, ito, tingnan nyo. So, ito. So, pag nagbibideo kayo ito, so, kita nyo, di ba? Ang unti-unting lalaki dyan mga kapigmate yung dito. Yan, itong side na to, yan, kita nyo yan, yung bukol na yan. Yan. Pag, ano yan mga kapigmate, pag tumuloy ang pagbubuntis nyan mga kapigmate, palaki po yan ang palaki. Pero kung hindi po yan buntis, ito pong nasa taas niya, yan, ito, yan. Ano po yan, liliit ng liliit para magiging balat na lang. So, yan. So, inaalagaan na po natin ang kuko ni Lucky. Kasi natanda na po siya. So, yan. Oh, may sugat pala dati si Lucky. So, may mga sugat. So, itong sinasabi ko sa inyo kanina mga pigmate, yung ari niya. Diba, ito yung tuyo siya. Hindi namumula, hindi lumalaki. So, ganyan lang po kalit dapat ang ari ng inahin natin. Sa loob po ng, di ba, ang pagbubuntis po ay 114 days. Sa loob ng 114 days, simula lang nabulugan siya mga pigmate.
yung ari niya dapat fix lang na ganyan ang laki. So, lalaki lang po yan mga kapigmate pag malapit na siya mga anak, hanggang dito yan, yan. Hahaba yan hanggang dito. Yan, hahaba yan hanggang dito pag malapit na mga anak ang ating baboy. So, ganyan. So, ang sunod naman na pag-abang natin dito mga kapigmate ay 38 to 42 days. Check ulit natin kung buntis na ang ating inahin. Ayan o. So, ayan ang pagmasdan yung tiyan niya. Ayan. Gutom ka na? So, ayan mga kapigmate. So, tingin ko hanggang dito na lang yung vlog natin. So, mukhang okay naman si Lucky. Walang pagbabago at hindi siya naglalandi talaga. So, yun lang mga kapigmate. So, sana makatulong to sa inyo. Saka, para, ano, ewan ko kung mas malinaw na to sa mga nakaraang vlog ko. O ano, basta mas gusto ko kasing mas malinaw sa inyo. Kung may kulang o kung may mali. Comment nyo para itatama natin mga kapigmate. So hanggang dito na lang. Ito nga po pala ulit si John Jerry Alton ng All About Pig Learning. So yung update natin sa ginagawang kulungan natin, wala pa. Kasi mahal na araw ngayon mga kapigmate. Wala tayong worker. So hanggang dito na lang.